So magandang umaga. Ang tatalakay natin ngayon ay ang mga bahagi ng bahay patungkol sa araling panlilipunan. So, layunin. Layunin A. Ang mga mag-aaral ay napamalas ang mga pag-uunawa sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng salita, pagkaligiran, ginagalawan tulad ng kaanan at paralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Layunin B. Ang mga mag-aaral ay nakagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan sa pisikal na kapaligiran ginagalawan. Layunin C. Lalarawan ang mga kabuuan at ang lokasyon nito. Ang mga kagamitan na makikita sa pisara at sa harap at sa likuran ng mesa ng guro. So, ang mga sumusunod ay ang mga kagamitan na makikita sa harap at sa likuran ng mesa ng guro. So, una, yeso. So, ang yeso ay, ito ay ginagamit sa panulat ng guro patungkol sa pisara. So, ikalawa, libro. Ang libro ay ginagamit ng mga estudyante at guro upang kuhanan ng kaalaman. Ikatlo, gunting. So, ang gunting ay ginagamit ito ng mga mag-aaral at ng guro kung may ginagawa silang proyekto. So, ika-apat, papel. Ang papel ay ginagamit ito upang sulatan ng mga kaalaman at ng iba pang gawain patungkol sa pag-aaral. So, ika-lima, kwaderno. Ang kwaderno o sa Ingles ay notebook. So, ang notebook o ang kwaderno ay ginagamit ito o sinusulatan ng mga kaalaman upang pag-aralan pagdating ng pagsusulit. So, ika-ani, pantasa. Ang pantasa ay ginagamit ito sa lapis upang ito ay tumulis o maging kaaya-aya ang kanyang pagsulat. So, ikapito, yesong pambura o sa Ingles ay blackboard eraser. So, ang yesong pambura ay ito ay ginagamit sa pambura ng yeso kapag nagkamali ka sa pagsusulat sa pisara. So, ikawalo, upuan. So, ang upuan ay ginagamit ito ng mag-aaral at ng guro upang maka-focus sa pakikinig o pag-aaral. So, ikasyam, lamesa. So, ang lamesa ay ginagamit ito upang patungan ng mga gawain ng guro at ng estudyante. So, ika-sampu, kurtina. So, ang kurtina, makikita ito sa mga paaralan. Sa paaralan, simbahan, tahanan, at iba pa. So, ngayon ay may babasahin tayong tula patungkol sa ang bahay namin. So, kung makikita sa larawan ay may isang bahay. So, ganito ang itsura ng bahay. Ang bahay namin. Ito ang bahay namin. Sa bahay namin, kami ay nakatira. Ang bahay namin ay may bugong. Ang bahay namin ay may pader. Ang bahay namin ay may pinto. Ang bahay namin ay may hagdan. Pasok ka sa bahay namin. So, kung makikita sa tula, tinutukoy dito ang bahay ay may bubong. So, ang bahay ay may pader. Ang bahay ay may pinto. Ang bahay ay may hagdan. So, tinatalakay niya kung anong uri, kung saang parte ng bahay makikita ang mga sumusunod. So, balikan. So, ang gagawin natin ngayon ay may sasagutan tayong
tayo. So ngayon may sasagutan tayong gawain. So dumating ka galing sa paralan. Nais mong kumain dahil gutom na gutom ka. Anong bahagi ng tahanan ang pupuntahan? So G-Ford, maaari mo bang ituro sa akin kung anong bahagi ng bahay ang pupuntahan mo kapag gutom na gutom ka? So ano yun siya? So tama, silid kainan. So sa silid kainan, ito yung bahagi ng bahay kung saan gusto mong kumain o kapag sama-sama kayong pamilya sa kainan. So, paglalahat ng aralin, ano-anong bahagi ng tahanan? Isa-isahin natin ang mga ito. So, una, banyo. So, sa larawan, maaari mo bang ituro sa akin kung saan yung banyo? So, tama. Ito ang banyo. So, ikalawa, silid tulugan. O, ito yung parte ng bahay kung saan natutulog yung pamilya. Maaari mo bang ituro sa akin kung saan dito sa larawan ang silid tulugan? So, tama. Ito ay silid tulugan. So, ikatlo, sala. So, ang sala ay, ito ay parte ng bahay kung saan tumatanggap ng panauhin. So, maaari mo bang ituro sa akin kung saan sa larawan dito ang silid sala? So, tama. Ito ay sala. So, ikaapat, silid kainan. So, sa silid kainan, ito, gaya ng sinabi ko kanina, ito ang pati na bahay kung saan nagsasamang kumakain ng pamilya. So, maaari mo bang ituro sa akin sa larawan dito kung saan ang silid kainan? Ang silid kainan. Kung saan ba dito ang silid kainan? Sa limang larawan. So, mali. Ito ay kusina. So, ito sa ikalawa ang silid kainan. So, ito ang silid kainan. So, kalima, kusina. So, saan dito ang kusina? Maaari mo bang ito saan ang kusina? So, tama. Ito ay kusina. So, natapos na tayo sa paglalahat ng aralin. So, tatalakayin natin ang pagtataya ng aralin. So, makikita dito sa harap kung ano ang mga parte ng bahay. So, letter A, kusina. So, letter B, silid tuluyan o sala. Letter C, silid kainan. Letter D, palikuran. Letter E, sala. So, ang kusina. Ang kusina ay lugar na kung saan isinasagawa ang mga sumusunod. Pagluluto ng pagkain, imbakan ng pagkain at kagamitan ng pangkusina. So, ang silid tuluyan o ang sala. So, ang silid tuluyan o ang sala, ito ang pinakasentro ng maraming tao. Dito ang tumatanggap ng mga panauhin o ang bisita. So, dito nagdidiwang ng iba't ibang okasyon gaya ng bagong taon, Christmas, at iba pa. Dito nagdadaos ng mga
pakikipakinabang gawain gaya ng pag gaya ng pa pakikinig ng silid tuluyara ay ang pinakasentro ng maraming tao. Dito tumatanggap ng panatuhin. Dito nagdidiwang ng iba't ibang okasyon gaya ng Christmas, bagong taon, ang kaarawan, at iba pa. Dito nagdadaos ng mga kapaki-pakinabang na gawain. So, ang silid kainan sa pangatlo. Ang silid kainan, ito ang lugar na kung saan kumakain ang pamilya at kumakain ang pamilya ng almusal, tanghalian at hapunan. Dito maas si kaso ang mga pinagdarausan ng tulong at okasyon pampamilya. So ang silid kainan daw, ito ang lugar na kung saan kumakain ang pamilya ng almusal, tanghalian at hapunan. Dito rin inaasikaso ang mga pinagdarausan ng pulong at okasyon pampamilya. So ang ikaapat ay ang palikuran. Ang palikuran o tinatawag na banyo. Ito ang lugar na kung saan naliligo, umiihi at dumudumi ang mga mag-anak. So, ang ikalima ay ang kusina. Ang kusina ay ang lugar na kung saan isinasagawa ang mga sumusunod. Pagluluto ng pagkain, imbakan ng pagkain at gamitang pangkusina. Hugasan ng pinggan at paghanda ng ihahain pagkain. So, kapag sa kusina, ito dito ka magluluto upang may ihahain ang mga pagkain at pa magdadako sa silid kainan. So makikita sa larawan dito ang mga bahagi ng bahay. So ang sala, silid kainan, silid tulugan, banyo at kusina. So, ngayon magbibigay ako ng takdang aralin. Ang iyong takdang aralin ay ang gumuhit ka ng bahay at isulat dito kung saan at kung anong bahagi ng bahay na makikita sa iginuhit mong bahay. So, yun lang ang ating tatalakay ngayong araw. So, maraming salamat.